Bakit nga ba nagpaparamdam pa rin ang inyong mga ex-boyfriend kahit may bago na siya? Marami ako nababasa dito sa comment section na, Kuya, bakit nagme-message pa rin ang ex-boyfriend ko? Eto yan eh. Kadalasan, simple lang ang sagot dyan. Kung maiintindihan mo lang kung paano mag-isip ang mga lalaki. Halimbawa, iniwan ka niya. Tapos ilang linggo or ilang buwan na hindi siya nagparamdam sa'yo. Tapos magugulat ka na lang. Bigla kang makaka-receive ng message or tawag galing sa kanya. Sigurado ang unang papasok sa isip mo ay kung interesado ba ulit siya sa'yo. Tapos, paglipas ng ilang araw, wala na naman. Hindi na naman siya nagparamdam. O kaya yung iba naman ayaw kang tantanan. Kung bakit siya ganito, explain ko sa inyo. Hi guys, welcome po ulit sa aking YouTube channel, Reg TV, and ang wapo pa lang inyong Kuya Reg. And yung mga napadaan lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. And ring mo na rin yung bell para updated ka sa susunod na upload. So yun, umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Number 1, lagi kang tumatakbo sa isip niya. Ito ang pinakarason. Kaya karamihan ng mga lalaki ay kinukontak pa rin nila ang kanilang mga ex. Dahil matagal kayong nagsama at marami kayong pinagdaanan, kaya halos lahat na lang nang gawin niya ay ikaw yung naaalala niya. Pero hindi ibig sabihin yan na gusto niyang bumalik sa'yo. Oo, kahit siya yung nang iwan, nakakaramdam pa rin yan ng lungkot sa tuwing naaalala ka niya. Kaya ayan, kinukontak ka niya. Yun nga lang, ikaw yung mas kawawa. Dahil kinukontak ka lang niya para maging okay yung pakiramdam niya. Samantalang ikaw, umaasa pa rin na babalik siya. Aray, ang sakit nun. Kaya kung nasa part ka na pag-move on, iwasan mo muna na makipag-usap sa kanya. Dahil kung hindi, ikaw ang mas kawawa. Number 2, may namimiss siya sa'yo. Bulol pa ako. Meron siyang hinahanap-hanap sa'yo na wala sa bagong jowa niya. Iba-iba kasi ang mga babae. Meron may seryoso, meron may saltik, meron yung sweet. Kaya naman hindi niya maiwasan na hindi ka niya mamiss. Dahil siguro ikaw, sobra ka kung maglambing. Ikaw sobrang maalaga. Lagi mo siyang nilulutuan. Pero sa bago niya, laging kain sila sa labas. Yung mga ganyang bagay. Kaya yan, kinukontak ka niya. Dahil namimiss niya yung mga ginagawa mo sa kanya. Dahil namimiss niya yung dati niyong ginagawa nung kayo pa na hindi niya nagagawa ngayon sa bago niya. Number 3. Gusto niya ng third party. Oo, tama yung narinig mo. Kalokohan yan kung magpaparamdam siya tapos sasabihin niya na pareho kayong mahal niya ng bago niya. Huwag kayong maniwala dyan. Dahil gusto lang niya, marami siyang natitikman sa kama. Kahit na mahal niya yung bago niya, nagagawa niya itong lokohin dahil hinahanap-hanap niya yung mga moves mo sa kama na hindi kaya ng bago niya. Kadalasan ginagawa nila to sa mga ex nila dahil dati na nilang ginagawa, kaya may chance na pumayag yung ex nila. Hindi ito imposibleng mangyari na maging third party ka kung nagpapakatanga ka sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya wag na wag kayong papayag sa gusto niya. Dahil lahat ng sasabihin niya sa inyo ay pambobola lang para makuha ka. Dahil kung talagang mahal ka niya, bakit ka niya iniwan? Tapos humanap siya ng iba. Diba? Tapos ano? Gagawin ka pang kirida? Niya. Diba? Kaka-headlight. Number 4. Gusto niyang bumalik sa'yo. Dahil expectation versus reality. Dahil ine-expect niya na magiging masaya siya doon sa bago niya. Na magkakaroon siya ng magandang girlfriend, sexy, nakakainggitin siya ng mga lalaki. Feeling niya, siya na yung magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Pero ang reality, mas naging magulo ang mundo niya. Dahil kung sino-sinong lalaki ang kinakatagpo ng bagong girlfriend niya. Dahil malambing lang pala yung bago niya kung may pera siya. Dahil si Kupal mayabang eh. Yun yung pinakita niya nung naniligaw siya.
Tapos ngayon, ano? Babalik-balik siya sa'yo? O yan, nung nililigawan niya yung babae, parang sobrang perfect niya. Pero ang reality, mas okay pala si ex niya. Kaya ayan, nagpaparamdam sa'yo. Kunyari, invite ka kain sa labas. Pero ang totoo, balak bumalik niyan. Kaya ingat. Number 5. Bigla ka na lang naalala. Siguro dahil may dumaan sa harap niya, tapos naamoy niya na pareho kayo ng ginagamit na pabango. Or narinig niya yung paborito niyong kanta, kaya ikaw agad yung naisip niya. Kamusta na kaya siya? Kaya ayan, bigla na lang mga ngamusta. Number 6. Down na down sa sarili niya. Ang mga lalaki sa mga babae kumukuha ng lakas. Sila yung mga nagiging inspirasyon nila sa bawat ginagawa nila. At syempre si babae, laging nakaalalay yan sa hirap at ginhawa. Sanay siya na palakasin ang loob ng lalaki pag down na down siya. Iti-cheer niya na, kaya mo yan, ikaw pa. Yun nga dahil wala na kayo, kaya wala nang gumagawa na nun sa kanya. Siguro dahil hindi ganun yung bago niya. Kaya ayan, sa'yo pa rin siya tumatakbo pag down na siya sa sarili niya. Number 7. Gusto lang niya ng sex. Kung matagal kayong hindi nag-usap tapos bigla siyang magparamdam, at kung nakakahalata ka sa mga topic niya na pinag-uusapan niyo ay puro kalibugan at gusto niya makipagkita, sigurado ang unang papasok sa isip mo, kinakausap lang ba ako nito dahil gusto niya makipag-sex? Well, 90% ng iniisip mo ay tama. Yung ibang lalaki kasi, mas ginagamit nila yung ulo nila sa baba kaysa yung ulo nila sa taas. Kaya ayan ang nagiging resulta, puro kalibugan. Kung gusto makipag-sex ng isang lalaki sa ibang babae, kahit meron silang girlfriend, mas pinipili nilang gawin to doon sa dati na nilang nakakatabi. Yun ay dahil easy na lang para sa kanila. Dahil yung ibang babae, hindi ko nila lahat ah. Yung iba, konting bola lang, ayun, napapapayag na. Lalo na kung tanga ka sa pagmamahal mo sa kanya. Siyempre, mahal mo eh. Dahil akala mo, muling ibalik ulit kayo pag may nangyari sa inyo. Eto ha, makinig kayo. Hindi ito ang solusyon kung gusto mong bumalik siya sa'yo. Bigyan mo naman ng respeto ang sarili mo. Dahil hinding-hindi kasi seryosohin kung pumapayag ka na may mangyari sa inyo kahit hindi kayo. Or kahit ex mo na siya. Kung gusto niyang bumalik, magpaligaw ka ulit. Ipakita niya na seryoso siya. Hindi yung ganyan na gagamitin ka lang niya dahil nalilibugan siya. Kung ayaw niya, di maghanap siya ng iba, diba? Ganun lang yun. Number 8. Gustong makipagkaibigan. Nung maghiwalay ba kayo, sinabi ba niya, pwede pa rin ba tayo maging magkaibigan? Kung sinabi niya yon, totoo talaga na gusto niya makipagkaibigan. Pero syempre, masakit pa sa'yo ang nangyari. Kaya pinili mo muna na lumayo or hindi magparamdam sa kanya. After ng ilang buwan or taon mula nung naghiwalay kayo, magpaparamdam ulit yan sa'yo para i-check kung kumusta ka na or kung hindi ka na bagalit sa kanya or kung pwede na ba kayong maging magkaibigan. Dahil oo, nawala yung pagmamahal niya sa'yo or hindi nag-work yung relasyon nyo. Pero madami kayong pinagdaanan. Kaya ayaw kanya mawala sa buhay niya. Kaya ayan, gusto niya na sana kahit magkaibigan na lang. Number 9. Hindi niya alam ang gusto niya. Sa 8 na banggit ko, halo-halo dyan ang nararamdaman niya. Dahil hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niyang mangyari. Nalilito siya sa nararamdaman niya. Hindi niya sigurado kung mahal nga ba talaga niya yung bagong girlfriend niya or ikaw pa rin talaga ang mahal niya. Kaya ayan, para siyang baliw. May mga time na namimiss ka niya, kaya ayan, nagpaparamdam siya. At sobrang sweet niya sa'yo. Tapos bigla na lang hindi magpaparamdam ulit. Dahil yung attention niya ay andun na naman sa bago niya. At hindi ka ulit pinapansin. Halo-halo na yung emosyon niya dahil nalilito siya kung sino ba talaga ang gusto niya. Pag ganito yung pinapakita niya sa'yo, huwag na huwag mo siyang kausapin. Dahil ikaw yung mas kawawa, lalo na kung nag-move on ka pa lang. So yan ang mga rason kung bakit nagpaparamdam ang ex-boyfriend nyo. Basta tandaan nyo, mahalin nyo ang sarili nyo at huwag mag-focus sa iisang lalaki lang. Sa una talaga masakit, pero ganyan talaga eh, parte yan ng buhay para lalo kayong tumibay. So yun, shoutout po muna tayo.
Shoutout kay Ram Ribong, Dana M, Rim Cheche, Evelyn Piñera Corpus, Dave Waril Robles, Cecil Santos, Leslie Barikit, Joy Bacabis, Rose Maria, Daisy Masupil, Aileen Tablo, Casper Joy, Gina Francis, Oliver Mindigorin, Ruela Pascual, Jen Aragon, Arvilin Yerbes, Sweet Moondrop, Brian Chris Corpus, Rachel Gonzalez, Apple Yap, Lamzen Jojo, Jane Ann Capadonga, John Untalan, Giro Tolentino, Vanessa May Agustin, and Jojo Salvador. Reg TV nga po pala, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and naring mo na rin yung bell para updated ka sa susunod na upload. So yun, sana happy tayo lahat. Peace, and goodbye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now.